Magsitayo po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Kanay inakoniya hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkaloban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawa ng biyanan niyang si Jethro. Minsan itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mahabang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito, tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang malapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy, "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaak at Jacob.
Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Naririnig ko ang daing ng aking bayan, at alam ko ang pang-aping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Sumagot si Moises, sino po akong haharap sa paraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga apa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakahakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakahakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Hindi ko minsang maiwasan mag-isip o magtaka kung paanong pagkatapos ng mahigpit na lockdown. Titingnan natin kung babalikan natin yung strict lockdown. Ang daming nagsara. Hindi lang mga mall, kundi kahit itong simbahan natin dito sa Quiapo. Bawal lumabas, bawal magbiyahe, wala nang mga lumalabas ng ibang bansa. Wala rin pumapasok sa ating bansa. At hindi lang ito dito sa ating bansa, hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo. No? Nagkulong, nagsara, lockdown. Ito ang Quiapo eh. Nung wala pang pandemic, araw-gabi, umulan o umaraw, hindi nawawala ng tao. Pero nung walang tao, hindi ko maiwasan na mag-isip kung paano nung nagbalik na, nung medyo nagbubukas na, nung medyo lumuluwag na yung community quarantine na tinatawag, yung mga nakatira sa lansangan o yung mga street dwellers na tinatawag, paano sila nabuhay? Paano ngayon buhay na buhay? O dito sa Quiapo, napakadaming ganon. No? Nakakapagtaka. Ang galing. Paano sila nakasurvive? Paano sila ngayon buhay na buhay at nagbabalik? Hindi ko alam ang sagot. Kaya napapaisip ako minsan at hinahanap ko yung sagot. Pero kung babalikan ko at titignan ko, hindi ko man makuha ang sagot, pero bilang mananampalataya, dito ko nakikita ang galing ng Diyos. Dito ko nakikita at nasusumpungan ang sagot ng Diyos. Paano tayo? Paano kayo? Paano yung iba nakaligtas at yung iba nauna na sa atin? Paano nangyari iyon? Pag eksperto ka o kapag ka siyentipiko, doktor, meron kang sagot. Meron kang masasabi at meron kang paliwanag. Pero sa isang deboto, hindi ko rin alam kung bakit ako nakasurvive, kung bakit tayo nandito at nakakapunta sa Quiapo at nakakapagsimba. Sa huli, ang tanging nasasambit lang natin, salamat sa awa ng Diyos. Mga kapatid, dito ko po tinitignan ang naging pahayag ni Jesus sa kanyang ama sa ating ebanghelyo. Narinig naman natin na si Jesus nagpapasalamat sa kanyang ama. Sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa mga matatalino at marurunong at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa mga bata. Si Jesus nagpapasalamat sa kanyang ama sapagkat inilihim niya sa matatalino o dalubhasa sa templo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. At ang tanging nakakakilala lang sa kanya ay yung mga taong naniniwala at sumasampalataya sa kanya. Marami noon, nung panahon ni Jesus, ayaw maniwala na siya ang anak ng Diyos. Ang tanong nila, paano? Bigyan mo kami ng rason.
anong dahilan at ikaw ang anak ng Diyos. Pero yung mga nakatanggap ng kagalingan, yung mga makasalanan, yung mga pinagaling ni Jesus, yung mga nakinig sa pangaral ni Jesus, sila ang mga tumatanggap at naniniwala sa Kanya. Ito yung hindi maipaliwanag na kahit na sino. Pero malinaw at nauunawaan nila dahil sila ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Sadyang may mga pangyayari sa ating buhay na minsan hindi natin maunawaan. Hirap nating maintindihan kung bakit namatay ang ating mga mahal sa buhay, kung bakit tayo naghihirap o ipinanganak ng mahirap, bakit tayo nawalan, bakit naghiwalay, bakit iniwan, bakit nasaktan, bakit nagkasakit. Lahat ito mahirap maunawaan at sagutin. Pero kung tayo ay nananampalataya at sumasampalataya sa Diyos, hindi man natin makuha ang sagot, magiging malinaw sa atin sa huli. Hindi mo man alam bakit namatay ang iyong mahal sa buhay, pero sa huli, kung ikaw ay mananalig, malilinawan ka sa mga pangyayari. Talagang minsan, may mga pangyayaring hindi natin maunawaan. Pero kung patuloy tayong kakapit, mananampalataya at magtitiwala sa Diyos, lahat ng ating tanong sa huli, magiging isang pasasalamat. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng pandemya. Hindi ko alam kung bakit din ako naging pari. Pero sa huli, makikita natin kung bakit nangyari ang mga dapat mangyari. Meron mang tanong, pero sa huli, magpapasalamat lang tayo sa Diyos. Ito yung nais ipakita ng ating ebanghelyo ngayon. Meron man tayong mga tanong, meron man tayong mga pagdududa, meron man tayong mga hindi maunawaan ngayon. Kung patuloy tayong mananalig, patuloy tayong magtitiwala at kakapit sa Diyos, sa huli, walang sagot, kundi magiging malinaw at maliwanag lang ang lahat at tayo ay magpapasalamat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng Kanyang pag-ibig sa mga maliliit at mababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan ng may buong pananalig sa Kanyang pagmamahal na kalinga. Ating sambitin sa bawat panalangin, Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan naway bigyan ng higit na pansin ang mga dukha, manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahihirap na mamamayan, manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa, manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak.
Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan at mga hinaharap na kahirapan. Isama din natin sa ating panalangin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, lalong-lalo na si Cynthia. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa kababaang loob na ipinakita sa amin ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yon itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo
at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubinin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagdiligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit
ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sa mga bagay na hindi natin nauunawaan, ilapit sa Diyos, kumapit sa Diyos, at sumampalataya sa Diyos. At sa huli, hindi lang sagot ang makukuha natin, kundi kaliwanagan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman, nahihirapan at may kaarawan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pong ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, iligtas mo.